mag-e-election na po eh. Nakakatakot po, especially sa kabataan party list, na magkaroon pa sila ng pagkakataon na tumakbo sila ulit. Sila po yung gumagawa ng gulo para magkaroon sila ng pagkakataon na kuhanin yung mga bata, kidnapin, abusuhin. Talaga pong maprotektahan natin yung mga kabataan. Kaya naman po kayo nasa gobyerno para iayos at magkaroon ng mas magandang kinabukasan yung mga bata. Simulan po natin sa sistema po ng edukasyon. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Matapos nga po ninyong marinig itong hatol na guilty o convicted, itong sina Congresswoman Franz Castro, dating mambabatas din sa Turo Campo at iba pa. Ano po agad ang inyo pong naramdaman po, Ma'am Relisa? Actually, sir, masaya po. Una po yung, una ko po kasing na-receive ang, ano po sa kanya, ang verdict po sa kanya is kidnapping. Heinous crime, right? And ito nga po, narinig ko, child abuse po pala yung kanyang ano, krimen. Although 5 years pa rin po siya, masaya na po kami kahit papano dahil tawag nito, nagkaroon po kami ng hustisya. Alam niyo sir, kasi parang nung lumabas kami, ang dami naming mga magulang na lumabas, pero na-dismiss yung kaso namin. Kasi nga, yung mga bata, nire-recruit nila ng minors, pinasasampa nila pagdating ng 18. So, napakagaling nila, manlin lang, mag-brainwash ng bata, and then yung mga bata, binibrainwash yung parents. So, ito na po yung simula, dahil nga po, convicted sila, at ang pinakamahalaga po dito, napatunayan po natin na ito pong ACT Teachers Party List, kasama po ng Makabayan Black, tulad ng Kabataan, Gabriela, at iba pa pong mga organization ng Makabayan, ay talaga pong front ng CPP, NPA, NDF. Sana po talaga pong nakatuon po ang aming mga pansin dito po sa ating DILG na pabilisin po na makulong na po sila Franz Castro, at higit po sa lahat na hindi po sila makapag-bail. Hindi ko alam kung pwedeng mag-bail yung child abuse, pero sana po makulong na po sila kasi yung 5 years hindi po siya enough para po pagbayaran nila yung mga kabataan na pinagsamantalahan nila at yung mga kabataan na namatay, at lalong-lalo na yung mga IPs po na ginagamit nila, namamatay po sa pagiging NPA, at ito po sila nasa Kongreso pa at balak pa yatang tumakbo sa Senado. Mm-hmm. Ma'am, inyo po bang na-monitor itong history nitong grupo na ito, itong ACT Teachers at iba pang sinasabing front ng CPP, NPA, NDF, at kung meron kayong information kung ilan na kaya ng mga minor de edad o mga kabataan ang kanilang nalinlang at na-recruit at napasubo sa kapahamakan po? Sir, kasi po ang ginagawa po nila, itong ACT Teachers Party List po, ito po yung mga spotter sa loob po ng eskwelahan, sa mga elementary, sa mga high school, sa mga senior high school and college. Ito po yung mga na-recruit, nag-NPA, nag-umakit sa bundok, and then bumalik sa pag-aaral, kumuha ng education, and at the same time, nagturo po sa iba't ibang area o sa iba't ibang colleges, iba't ibang mga universities and mga high school. And then sila po yung nag-i-spot sa mga bata. Pag na-spot po nila yung mga bata, sir, ito pong mga teacher na to, sila po mag-i-encourage na mag-aral kayo sa UP, yung sa mga infiltrated po talaga, and PUP. And then from there po, doon na po nare-recruit ng tuluyan yung mga bata. So marami po silang napapaakyat na mga kabataan through ACT Teachers, and then sumasali po from Anak Bayan, nagiging Gabriela, from Gabriela, umiikot po sila. So, lahat po ng sinasabi ng NTF-LCAC, ng mga kabataan na bumalik sa society at kaming mga magulang ay totoo po. At ito na po yung simula na sana lahat po sila ay makulong. Mm-hmm. And maliban dito, dahil nga convicted na itong si Congresswoman
Franz Castro, meron po ba kayong ano hakbangin na questionin na sa COMELEC, yung mismong kanilang party list na hindi na payagang makatakbo, o di kaya itong kanyang planong pagtakbo sa pagka-senador? And dito rin sa Kamara, meron din po ba kayong gagawing hakbang? Lilihan po ba kayo? Para kasi si Congressman Arnie Teves na hindi pa nahatulan ng guilty o hindi pa na convict no sa kanyang kinakaharap na mga kaso, eh natanggal na bilang kongresista. So meron po ba kayong ganyan na pinaplano or hakbangin po, Ma'am Relisa? Yes, sir. Pinag-uusapan po namin at kung ano po yung pinakamagandang pwede namin gawin, kung kailangan namin pumunta sa Congress or kung saan pong tamang ahensya para po mag-apila na matanggal po si Franz Castro. Sana po mapabilis pa po yung iba pa pong kaso ng ating mga nagsampa ng kaso nang sa ganon. Mag-e-election na po eh. Nakakatakot po, especially sa kabataan party list, na magkaroon pa sila ng pagkakataon na tumakbo uli. Yun po yung gagawin namin, sir. Baka magsulat po kami ng letter sa Congress para po mapatanggal po ito si Franz Castro. Sa isang panayam kay Congresswoman Franz Castro, nabanggit niya na ang kanilang daw ginawa doon ay tanging iligtas yung mga kabataan, kaya't hindi na needed daw ng permission mula sa mga magulang nito. Gaano ito kadelikado? Do you think ito'y first time nilang naging modus o ginagawa sa tagal nila? Kasi ang CPP and PNDF, ilang dekada nang naninira ng Bansang Pilipinas. Sir, kasi mga IPs po yung niloloko nila eh. Pero kung gagawin nila dito yung sa Maynila, baka kung ano nagawa sa kanila ng mga magulang. Kasi wala pong magulang ang hahayaan na kuhanin yung anak mo na nasa bahay mo o nasa area mo, kukuhanin ng ibang tao kasi inililigtas niya. Eh anong tawag niya sa mga magulang? Hindi kayang iligtas yung mga anak nila. At saka wala namang gulo that time. Sila lang po yung gumagawa ng gulo para magkaroon sila ng pagkakataon na kuhanin yung mga bata, kidnapin, abusuhin. Sa totoo lang po, dapat maraming kaso ang naisampa sa kanila, hindi lang po child abuse. Totoo naman pong kidnapping yung ginawa nila. Isipin mo, sir, kung hindi pa nahabol o kung hindi pa sila na-checkpoint, hindi makukuha ng mga parents yung mga kabataan na kinuha nilang minor de edad. Nakakatakot po yun, ha, para sa mga magulang at sa pamilyang Pilipino at lalong-lalo na sa mga IPs. Itong mga itsura ni Saturo Ocampo, ni Franz Castro, bakit hindi anak niya o apo niya yung isama niya o kaya si Saturo Ocampo, yung mga apo niya, yung mga anak niya ang isama nila dyan sa sindikato nila? Hi ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, ano, para sa pangkat po ng mga magulang na nabiktima po ang kanilang anak ng recruitment, anong nararamdaman niyo, ma'am, na mas nabibigyan pa ng boses itong mga kaliwa sa mababang kapulungan ng Kongreso na magdikta po ng mga talakayan at mga usapin at manguna po sa pagkundina sa mga tunay pong tagapagsilbi ng bayan ng mga tagapamahalaan? Para sa akin, sir, masakit. Kaya nga po, naglalabas rin po ako ng sama ng loob kay Romualde sa ginagawa niyang pagkupkup dito sa CPP-NPA. Sa totoo lang po, kaming mga magulang lumalaban po para sa buhay ng aming mga anak. Wala po kaming ibang intensyon, hindi kami namumulitika, kundi buhay po yung aming hinihingi na maibalik sa amin ang buhay yung mga anak namin, na mabigyan namin sila ng pagkakataon na mabuhay ng maayos. Ito po sila Franz Castro. Masakit pong isipin na mas pinaniniwalaan po nila yung mga CPP, NPA Front Organization. Hindi ko po alam anong klaseng connivance ang ginagawa nila, pero bilang magulang, siguro kasi kaya kami ganito, inaapil lang kami kasi nga magulang lang kami, wala kaming kakayahan, wala kaming maraming pera, wala kaming mga negosyo, wala kaming mga minings. Kaya siguro ginaganito lang kami na bingi po sila at pipi para sa aming hinaing na magkaroon po kami ng maayos at magkaroon po ng ligtas na kapaligiran ng aming mga anak. At
mga anak at maibalik po yung mga anak namin ng buhay. Kawalan po ba sa inyo, ma'am, ang resignation ni VP Sara sa DepEd? Lalo pa't alam naman po natin na matindi na kalaban ng mga kaliwa si VP Inday. Malaki po, sir, nakawalan kasi sa totoo lang po, ang recruitment ay nasa loob ng eskwelahan. Malaki pong kawalan dahil nawalan po kami ng boses sa mataas na estado. Kumbaga, kasi nanay nga lang kami, sir, eh. Kumbaga, minsan gusto kong isipin na nanay ako, pero minsan kapag kaganito yung sitwasyon, minsan iniisip ko, nanay lang ako, kaya siguro ganito lang kami tingnan ng Congress, ng mga tao diyan sa na nagkakaisa sila para hindi po pakinggan at hindi po pansinin ang NTF-ELCAC. Pero at the same time po, masaya rin po ako kasi medyo mas makakakilo si kasi mapolitika po, when it comes to politics, ayoko po talagang mag-comment eh. Pero hiling ko lang po kay VP Sara na sana po huwag niya kaming iwan, na sana po meron pa rin kaming VP Sara na kakampi kasi ang lakas po ng recruitment nila, ang dami nilang napasampa ngayon ng mga kabataan. Kailan lang po may tatlong bata na namatay at masakit pong isipin na hindi po siya napapansin. Tapos eto, nagsasalita pa yung mga front organization ng mga komunistang terorista sa Congress. Parang hello, gobyerno yun eh. Gobyerno to, pera ng bayan yung ginagamit nila, pero hindi naman kami pinapakinggan. Isa rin po ba sa hiling ninyo kay incoming Education Secretary ang Sonny Angara, yung pagpapatuloy ng mga hakbang ng nagdaang pamamahala sa DepEd laban sa recruitment ng CTGs sa mga paaralan nationwide? Yes, sir. Hindi lang po hiling. Sana po ma-implement din po yung NTF-ELCAC sa panahon ni Sir Angara, na talaga pong maprotektahan natin yung mga kabataan. Kaya naman po kayo nasa gobyerno para iayos at magkaroon ng mas magandang kinabukasan yung mga bata. Simulan po natin sa sistema po ng edukasyon. Bigyan niyo po kami ng kasiguraduhan na ligtas yung mga anak namin, dahil yung ACT Teachers Party List po at yung mga tulad ni Franz Castro nasa loob po ng eskwelahan, nagre-recruit, nag-i-spot at ginagamit yung mga anak namin at pinasasampa sa kabundukan para labanin din ng gobyerno. Huwag niyo pong hayaan na mangyari pa po ito uli. At kaming mga magulang, kaming mga bumoboto sa inyo, ay hindi po namin papayagan na ganun lang po nila kunin yung mga bata. Hindi po sila one of the statistics lang. Mga mahal po namin ang aming mga anak. Mahal po namin sila. Sila ang dahilan kung bakit kami bumabangon araw-araw. Meron po bang mga konkretong hakbang ang grupo po ng mga magulang, ma'am, buong Pilipinas, para yes, sir, ipaabot po itong mga concerns ninyo sa bagong pamunuan ng DepEd? At wala ba kayong mga gagawin na mga pagkalampag sa mababang kapulungan para isigaw ang inyong pagnanais na matanggal sa pwesto si Franz Castro at ang mga taga-Makabayan Block? Meron naman po, sir, sa paraan po. Ako po, ngayon po patuloy po yung akin pagbibigay ng awareness. Nakikipagtulungan po ako sa ating mga solo parents. At higit sa lahat, bumababa po kami sa barangay para po magbigay ng awareness at information dissemination kung paano po nare-recruit ang mga kabataan at kung sino po talaga ang nagre-recruit, at mga kongresista na ginagamit ang kongreso para makarecruit, makapagpasampa sa kabundukan at gamitin ang pondo ng bayan. Ayun, sir, to follow po kung ano po yung namin, kung kailangan pa naming mag-rally or kung mag-send po ng letter.